Magluluto tayo ngayon ng ating sarsyadong isda. At syempre, yung ating ingredients ay yung ating isda, itlog, ating siling mahaba, yung ating white onion, pwedeng gumamit ng red onion, depende po kung anong available sa kitchen ninyo. And then yung ating ginger, tomatoes. Pwede po lagyan ng garlic, pero ngayon hindi po ako gagamit ng garlic. And then, yung ating paminta. At ilagyan natin ng ating masustansyang gulay ang malunggay leaves, moringa leaves. Okay, simulan natin yung ating kaluluto. Kung gusto niyo po na half-cook lang ang inyong fried fish, okay lang naman din po. So this one is cooked na. Turn off muna natin. Tapos i-ready natin yung ating mga gagamitin sa pagluto ng sarsyadong isda. Yung ating gagawin so. Natin gagawin ay igigisa natin yung ating sibuyas, kamatis, at ginger. I use the cooking oil na pinag-fryan ng ating isda kanina. Yung isda kanina ay mayroon na kasamang salt nung ating i-fry siya. So mamaya gagamit na lang tayo ng konting salt. And kasama din sa ingredients yung ating konting sugar. Ilagay natin yung ating sibuyas. As I've said earlier, pwede po kayong gumamit ng bawang. But this time, ang aking gagamitin lang ay white onion, kamatis, at saka ginger. Itong white onion po kasi ay medyo manamis-namis compared doon sa red onion. Then, ilagay natin yung ating kamatis and ginger. Hayaan muna natin na medyo lumambot konti or mag-cook yung ating kamatis bago natin ilalagay yung ating
yung isda. Ilagay na rin natin yung ating siling mahaba para kumapit yung anghang. Pero doon sa mga ayaw ng masyadong maanghang or maanghang, pwedeng pagmalapit ng maluto bago ilagay. Ilagay na natin yung ating isda. Be careful lang sa paglagay ng isda para hindi siya madurog, hindi tayo matinik pag kumain na tayo. Water. Lagyan natin ng konting water. Ang ilak niyan. Pag napansin nyo na tingin nyo ay kulang, pwede nyo dagdagan. Then, kung salt lang. Hayaan muna natin itong kumulo bago natin ilagay yung egg. And yung ating malunggay and sugar. Ilagay na rin pala natin yung ating paminta. So, may mga batang ayaw nang may paminta. Kaya optional lang ito. Depende kung gusto niyong lagyan. Kapag muna natin sandali. Ganitong klase ng isda, mabilis itong lumambot. So, ilagay natin yung ating eggs. Konting sugar para lang ma-neutralize yung alat ng ating o yung salt na nilagay ko nila. And then, ilagay na rin natin yung ating malunggay. Kung wala po kayong available na malunggay leaves sa inyong backyard, ay pwede po tayong gumamit ng malunggay powder. Katulad niyan, kapag nakita niyo na medyo malapot, shadow, yung inyong sarsado, dagdagan lang po ng water. Tapos muna natin sa
Ayan. O, mainam. Mainam po na i-check po natin yung ating laser shadow kung nag-sticky ba siya sa ating pan. Maganda kapag medium lang yung apoy. Hindi masyadong malakas. Para hindi masunog yung ating nililuto. Luto na yung ating egg. Yung ating sarsyadong isda. Luto na. Huwag masyadong malakas yung apoy pag nagluluto tayo ng sarsyado para hindi masunog. As you can see, luto na yung egg. Tsaka makulay na yung kamatis. So, luto na yung ating sarsyadong isda. Ipiprepare na natin para sa serving. Okay? Ayan, ito na yung ating sarsyadong isda. Ready to eat na ito. So, simple lang yung ating mga ingredients na ginamit. Pero tiyak na mabubusog yung inyong pamilya. Sana ma-enjoy nyo ito. Magawa nyo sa inyong mga tahanan. Thank you for watching. Enjoy cooking. And always enjoy eating.